Hi guys! Wala pa. Wala pa ba? Kala ko ngayon na eh. Oh. Hi guys! I'm Che. Welcome to my humble... Wait. Hey! What happened? Hirap pa lang ito. Kaya ko ba to? So, dami ko ng joke agad. Naiingay kasi ako pag ako lang. Ulit! Hi guys! I'm Che. Welcome to my humble home. And welcome to my first vlog. Life check! My name is Che Ramos Cosho. I am a wife to Chrome, a mom to Kaya. I am a freelance actor. I am also a fitness trainer. Ngayon guys, kung hindi nyo ako kilala, here are some of my works. Ang bagong reyna ng bilangguan, ang bulaklak ng City Jail, Lillian Mandrian! Dito sa vlog ko, pag-uusapan natin ang mga bagay na importante sa akin. At hopefully, importante sa inyo. Motherhood, fitness, food, syempre, dapat may entertainment. Mga bagay na importante sa akin, sa inyo, sa ating mga pamilya at sa ating mga kaibigan. At dahil dyan, syempre, first vlog ko. So, dapat mag-chikahan muna tayo. Let's get to know each other. Simulan na natin ang pagla-life check sa buhay ko. Here are 10 facts about me. Fact number 1. Varsity volleyball player ako since grade school to high school. Ibig sabihin, ang tagal ko nag-training ng volleyball. Every day. From time to time, captain pa ako. Oh, ibig sabihin, ang husay ko, di ba? Life check! Fact number 2. Tumira at nag-aral ako sa Guam for 2 years. I was 12 to 13. Hindi ako dumiretso sa high school kasi baka daw kainin ako ng mga kaklase ko. Kasi nga, probinsyana ako noon. So, diniretso nila ako sa 8th grade. Tapos, nag-high school ako doon. Masarap pagkain sa Guam. Miss ko nga eh. Meanwhile. Iingay naman ni Crow. Fact number 3. Debate team ako nung high school. Minsan, best debater pa ako. Naipanalo ko ang Why Should We Abolish Christmas? Tapos nung nanalo ako, para nagsisi ako konti. Bakit mo nga naman i-abolish yung Christmas? So, hindi ko na pinursu. Fact number 4. Pre-law ako nung college. Konektado to sa debate team. Ang sabi sa akin ng admissions office, hindi ako magaling sa math. So, hindi ako pwedeng maging engineer. Anyway, dahil magaling ako mag-argue, dahil nga debate team ako, prilo na lang ako. BA Sociology in UPLB. Ayun na nga, hindi ako naging lawyer. Minsan, marami akong roles bilang lawyer. Pwede pa rin, di ba? Yun lang. Sorry, Dad. Fact number 5. Nagpakalbo ako nung college. As in, uno, galing sa dito, kulot-kulot, kalbo. Bakit ba ako nagpakalbo? Secret. Yung pag-usapan to. Dito, asawa ko. Anyway, pwede ko ba sabihin yun? Basta parang na-inlove ako to sa ayaw naman sa akin nung ano. Tapos, so, nagpakalbo na lang ako. It really hurts ang magmahal lang ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng tuyo. Fact number 6. Ako ay isang scholar ng tanghalang Pilipino. The year was, if I'm not mistaken, is 2001.
Ito ang biggest accident of my life. I was discovered by Rolando Vicencio. Hi, Rolly! O, yan na, binanggit kita. Anyway, I was from UPLB. May ginawa silang play called No Exit. Nag-audition ako. Nakuha ako. After the play, sabi ni Rolly, who is now a good friend, maganda raw ang aking boses, an actor's voice, kasi nga malalim. So sabi niya, why don't you audition for a scholarship in Tanghalang Pilipino? Akala ko naman chinichika niya lang ako. So, tawa-tawa lang ako, diba? Tapos that summer, tinawagan niya ako. Sabi niya, pumili ka ng monologue. Tapos, may alam ka bang joke? Coincidentally, ang dami kong alam joke. Actually, jokes lang alam ko noon. Pumili ako ng monologue at meron akong joke. Gusto niyo ba marinig yung joke? Ang tagal eh, matagal to. Tatlong tao, kailangan ko ng mga tao. Si Carl, si Jongjong at si Bunny. Ay, hindi! Mali! Wait lang. Ano ba itong joke na to? Anyway, wait! Yung aking monologue is by Rolando Tino. Super serious, di ba? Nung nag-joke na ako, may isang character si Jongjong. Masakit na masakit ang tiyan niya. Ito na yung joke ko. Pumunta ngayon siya sa kaibigan niya, si Bunny. Sabi ni Bunny, naku, meron akong kilalang albularyo. Pumunta ka sa taas ng bundok ng Makiling, makikita mo doon si Tata Carl. Tutulungan ka niya. Si Jongjong natawa lang noon, albularyo, meron pa ba noon, di ba? Pero sobrang sakit talaga ng tiyan ni Jongjong, so punta siya sa Makiling, napakalayo, di ba? Punta siya doon. So sabi ni albularyo Carl, patingin iho, punta ka dito. Inawakan niya yung tiyan ni Jongjong, sinabi niya, nako, iho, sa susunod na balik mo, magdala ka ng karot tsaka hopya. Sabi ni Jongjong, ha, karot tsaka hopya? Kinalaman sa kiyan, basta magdala ka. O sige, di umuwi muna si Jongjong, bumalik na naman siya, may karot at hopya. Sabi ni Tata Carl, o sige, tuwad. Medyo kinabahan na si Jongjong, no? Pero masakit talaga tiyan niya, so tumuwad siya. Tanggalin mo yung pantalon mo, sige. O ganito, medyo masakit to, papasok to sa puwet mo, ha. Wait, what? Nawala agad yung sakit ng tiyan ni Jongjong. Bilib siya kay Tata Carl. Marami salamat po. Ibayad po ba ito? Ito na bayad? Anyway, umuwi na siya. Hindi na ulit sumakit ang tiyan niya, not until after 2 months. Doble na yung sakit. Sobrang sakit, mas masakit kesa sa first. So tumawag na siya, may telepono na si Tata Carl. Bumalik ka dito, magdala ka ng karot tsaka hopya. Okay, karot, hopya. Alam naman yung gagawin. Tuwad. Karot. Hopya, natanggal na naman. Hindi na sumakit ang tiyan. 1 year after, bago sumakit, sobrang sakit na, parang mamamatay siya. Tumawag siya kay Tata Carl, sabi ni Tata Carl, ay nako, masama na yan. Halimaw. Sa tiyan mo, magdala ka ngayon ng karot at saka ng baseball bat. Sabi ni Jongjong, para malaking baseball bat. Pero dahil desperado na siya, bumalik siya. Sige, tuwad. Hinginig si Jongjong, di ba? Boom, karot. Sabi ni Halimaw. Asan yung kopya? Pag! Boom, monster. Kill. Yun yung joke ko. After no, nag-scholar na ako ng Tanghalang Pilipino. Yan. Thank you po. Ganun ko pa siya deliver after. Dahil mahihiyain pa ako noon. Thank you po. Boom! Fact number 7. Sa pagkakaalam ko, hindi nag-air ang first commercial ko. Bago ako nag-commercial, laman ako ng VTR. Lahat ng VTR, 3-4 sa isang araw, pinupuntahan ko. Finally, nakuha ko. Ang role, matutulog lang daw ako. Enrique, hi, alala mo to? Ang taas na energy ko, kasi usually ang instructions, kunwari may 1,000,000 ka, tapos hinold up ka sa Quiapo, nagtatatalon ka doon, di ba? Pagdating ko sa casting, sabi ng aking, who is now also my good friend, caster, the best caster in the world, Enrique, sige, ganito, matutulog ka dito. Natulog ako. Tapos, hindi nag-air yung commercial. Boom! Fact number 8, may bakal ako sa kanan kong paa. Dito. Tapos may tornilyo sa kabila. Fact number 9. Malakas akong kumain. Sabi ng asawa ko, excuse the pun and no pun intended, para daw akong construction worker kumain. Sa totoo lang, feeling ko hindi naman ganun kalakas. Pero, dahil more than 30 na ako, marami na ako hindi kinakain. Hindi na ako minom. Nakapangit yon. Huwag niyo ko i-bash! Hindi ako makain ng puting kanin. Brown rice quinoa. Para ako kambing kung tumira ng gulay. Gulay is the name of the game. Gusto kong maging pescetarian, kaso medyo malang isda. So, kumakain ako ng chicken. Nagpo-pork naman ako, pero pag mayaman na ako, baka hindi na. Kung yumaman ako, siguro puro organic ako, ganyan. So, kailangan manood kayo nito. Mag-subscribe. Sabot.
Anyway, di ako soft drinks. Siguro more than 10 years. Zero soft drinks. Everything whole wheat, brown rice. Dati, nag-intermittent fasting ako. Kaso, grabing sungit ko ha. So, for the protection of my family, tinigil ko konti. Biktima ako ng hormones ko. Kayo rin ba? So, recently, nagbabasa ako tungkol sa hormones. Apparently, 4 seasons siya. Ang tagal no. Sa lahat ng lalaking may asawang babae. Pag ang asawa nyo or kapatid nyo, super bait, tas the next day, sinisigawan ka, hormones yun. Hindi masama ang ugali niya. Totoo yan. May scientific fact yan. Anyway, nakarating na ako doon. So now, I eat according to my cycle. For me and for my family, I started reading stuff about what you should eat pag meron ka, wala ka, papunta ka pa lang doon. Yun ay wala sa kalahati ng food tips ko. Tsaka na yung iba. Fact number 10. Ako ay isang fitness trainer and I really love exercise. Paano nangyari yan? Hindi yan ganun dati. Ang tunay na game changer dyan ay ang aking asawang si Cromwell Cosho. Sinabi niya sabihin ko yun, pero talagang yun ang sagot doon. Marami akong bad habits nung kabataan ko. Pero nung na-meet ko si Chrome, ang dami kong bad habits, super tabako, medyo itim yung lips ko, alam nyo na. May wrinkles ako na dapat wala pa ata doon. So, na-insecure ako ng bongga sa kanya. By the way guys, my husband is 4 years younger than me. So sabi ko, wait lang, hindi pwede to. Mas matanda ako, tapos una pa akong papangit. Hindi ko kinaya yon. And also, ang aking butihing asawa ay napakabuti. No bad habits. Nag-start yan mag-exercise nung college. So, naisip ko, ang hirap kalaban ito. Anyway, so sabi ko, first order of business, kailangan ko pumayat. So, hinanap ko yung aking old dancer teacher. Power dance ako dati. Oh, fact number 11. Ano na siya? Bar trainer. Nung una, gusto ko lang pumayat. So, pumupunta ako, we had jazz nights every Tuesday. Hi guys, kung natatandaan nyo pa yon, pumayat naman ako. To sabi nila, fitness, ano kasi yon? It's a bar place. So sabi nila, kung gusto mong magturo, naghahanap kami ng teachers. And the rest is history. I've been a bar trainer for the longest time. And yun nga. So guys, never underestimate the power of insecurity. Talagang from bad places, you can go to good ones. Matagal-tagal lang, pero yun. Yun na nga. So, yun ang 10 facts about me. 11 nga pala yung may extrang isa. Actually, wala pa sa kalahati yan sa mga gusto kong i-share at i-chika sa inyo. If you want more, don't forget to like, subscribe, share this video. At saka alam nyo, ang mga magkakaibigan, may terms of endearment yan. May tawagan na lambingan, di ba? So, ano kayang tawag natin sa isa't isa? Friend, Mars, Ma, ay, di ba, Checkers? Pwede ba yun? Kung may suggestion kayo, please comment down below. Saan ba yung below, guys? Wala naman dito. So, thanks for watching. See you soon sa susunod na live check! Arte.